For the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, handa awit. Bayang magiliw, Miss Aspiration, Michelle Mabel Rufo, escorted by Cadet Ira Martinez from the West Wind Military Academy. Michelle Tabana, escorted by Cadet Rafael Abad Santos from the West Wind Military Academy. Miss Information, April Fuentes, escorted by Cadet Paulo Munoz from the West Wind Military Academy. Miss Physical Fitness, Michelle Angelo Tan, escorted by Cadet Desiderio Katigbak of West Wind Military Academy. Miss Baguio, Jacqueline Lawigan, escort Alvin Apollo from St. Louis Academy. And Miss Convents of St. Clair, Carla Michelle Regio, escort Mariano Cristobal of Baguio College's Foundation. As you all know, after this weekend, we will all be going home to enjoy our semestral vacation. As a going-home tribute, the Convent of St. Clair dance troupe will honor the court with a special number. Thank you.
Stop na. Baka ma-demerit ka na naman. Sakit ba? Medyo, pero parang masarap din. Ang sinasabi ko yung kamay mo. Teka, yun pa pinag-uusapan natin? Ha? Oo naman. Kamay ko? Siyempre, ano pa bang pag-uusapan natin? Anak ng kamote, oo nga naman. Yung chick, biruin mo, iniligtas mo buhay niya. Ngayon, utang niya sa'yo ang kanyang. Hindi! Hindi lang yun, pare. Ngayon, utang niya sa'yo ang kanyang. Martinez, katigbak! Lights out na, wala pa kayo sa kama niyo. 20 minutes! Patunayan mong kaya mo naman palang mag-isip ng mabilis at kumilos ng masigla. Ang ibig sabihin lang nito eh, kung gusto mo naman palang gumawa ng kabutihan, eh magagawa mo? Wala yun. Kausap ko si Commandant kanina at tinisip nilang... Mano to? Well, mukhang bibigyan ka ata ng medalya. Mano to? Manakapak na ako. Malibre-libre na kami bukas. Gusto ko na umalis dito. Ira, anak, yun nga sana ang gusto ko maintindihan mo eh. Kaya kami nagpunta dito ng papa mo. No, no, Ching. Please. It's alright. Kung ayaw akong kilalaning ama nitong anak mo, huwag mo nang pilitin. Kung gusto niya, tawagin na lang niya akong Tito Henry. Payag na rin ako dun. O baka naman gusto mo, Henry na lang. Walang kaso sa akin yun. Kasi magtutodo sa Santos kami kina Tito Henry mo sa Zamboanga. Eh, alam ko naman na ayaw mo dun eh. Pero kung gusto mo sumama, okay lang. Kung ayaw mo sumama, dito ka na lang sa eskwela mo hanggang matapos sa sem break mo. Ano naman gagawin ko dito ng dalawang linggo? Eh, di yung dati mong ginagawa. Yung gusto mo. Henry, please. Pwede ka naman sumama kung gusto mo eh. Tito Henry says you're always welcome. Pirmahan niyo na lang release ko, uuwi ako kay Papa. Wala na naman sa inyo yun. Huwag ka na kumasa doon sa tatay mong adik. Walang tumatawag na adik kay Papa. Hoy, gudong lupa pa. Tinatakot mo ba ako? Henry, please. Ang tanda mo na. Dalawang taon ang tanda mo sa pinakamatanda mong kaklase. Ikaw, pag umagsaka pa ng ilang beses pa, magmumukha ka ng tatay ng mga klase mo. Arating ko na yan. Sige, ulitin mo pa. Nadinig mo? Nakita mo kung paano sumagot ng pusakal mong anak? Kaya kung minsan di ko malaman kung sino kriminal eh. Kung yung tatay ito, Jose. Sige na, oo na. Di naman kita tunay na tatay. At gabi-gabi nagpapasalamat akong hindi kita anak. Diyos ko, salamat po. Mano, pipirmahan niyo ba release ko o hindi? Hindi pwede. Hindi kita kinakausap. Mano, pipirmahan niyo ba o ano? Pagbalik na pagbalik namin, dadaling ka namin sa kanya. Kung dito na lang ako, paano ko may kita na sala? Kaya nga, pagbalik namin, magkikita na kayo. Makakatay lang siya. Hindi.
labing saksi ang iyong sarili at aking Diyos ng aking pananampalataya. Saka ako maniniwala, sa ngalan ng pag-ibig, huwag sumumpa. Nagigiliw man ako sa iyo, hindi ko kagigiliwang magsumpaan ngayong gabi. Lubhang mapusok, walang hunos dili, biglaan. Parang kidlat na napapawi bago masabing hayo ng liwanag. O diya, paalam na muna. Ang buko ng pag-ibig na pahihinagin ng tag-araw, maaaring bumukad sa muli nating pagkikita. Paalam. Paalam. Maghari sa iyong dibdib ang tamis at payapang sa puso ko nakasilid. Paalam, paalam. Maghari sa iyong dibdib ang tamis at payapa sa puso ko'y nakasilid. And Romeo says, ay iiwanan ba akong wala ng kasiyahan? And Juliet says, anong kasiyahan ang hinihintay sa ngayon? Romeo, ang pagsusumpahan ng ating pagmamahalan. And she tells him, ibinigay na sa'yo, hindi pa man hinihingi. Ngunit sana'y maaari ko pang mabawi. Ibig mong mabawi? Ngunit bakit, Sinta? Upang magbukas palad at maibigay muli. Pagmat natatangi kong hangad ang aking hawak. Walang hanggan ang dagat ang aking pag-aalay. Kasinlalim ang aking pagtingin. Lalong nagbibigay. Dagat ang aking pag-aalay. Kasing lalim ng aking pagtingin, lalong nagbibigay, lalong nagkakamit. Pagkat kapwa walang gilid. Miss, akala ko lang sa Shakespeare, ang art-art lang. Pero hindi lang pala art ito, Miss. Ito ay isang tunay na pagmamahalan. Pero lahat ng art na magaling ay tunay. Lahat ng art ay katotohanan. Sabihin, Miss, ang Romeo and Juliet ang katotohanan tungkol sa tunay na pagmamahalan? Isang pagmamahalang napakadalisay at napakalubos na walang kahihinatnan kundi kamatayan. Diyos ko po, sana ang Michael ko handang magpakamatay para sa akin. Miss, di ba hindi lang po totoo yung kwentong yun? Well, base ito sa isang tunay na kwento. What do you think, girls? Maaari ba itong mangyari? Maaari bang magmahal ang isang tao ng ganun kalalim? Ako po, Miss Opo, naniniwala ako na baka mangyari yun. Siguro, maski hindi ganyan kabulaklak ang salita ko, basta yun ang nararamdaman ko. At yun ang nasa isip ko. Miss, ilang taon na po ba si Juliet? Well, ayon sa tradisyon, 12 years old si Juliet. 12? 12 years old, Miss? Yes, April. 12 years old si Juliet. Oo, April. Alam kong iniisip mo. Baka gusto mo ako masisante. O sige. Goodbye for now and have a happy semester break. Lumayo muna kayo sa mga balkonahe at wala mo nang mahinlab, okay? Yes, Miss! Okay, girls. We'll see each other next semester. Poetry Club meeting, last Saturday of November. Okay, bye! Kita ngayon.
gentlemen. Cadet Martinez, nabalitaan kong ginawa mo kahapon. Nobody reported to me. As usual. Ah, sir, may problema ba, sir? Benny, eto nga pala si Cadet Ira Martinez. Sir! Cadet Ira Martinez, kung tama yung nabalita mong pangalan, I'm sorry. Sa'yo sumaklolo sa anak mo. Cadet Martinez, eto nga pala si Mr. Benito Palanca III. Gusto ka niyang makausap. Cadet Martinez, maraming salamat. May utang ako sa'yo. I'm sorry. Butch, I'd like a moment in private with Cadet Martinez. But of course, of course. Thank you. Salamat ulit sa ginawa mo tulong sa anak ko. Graduate ba kayo ng West Point? Hindi. Dropout ako ng West Point Military Academy. Alam mo kasi, hindi ako masyado matinig sa klase. Gusto ko pag may problema, binabanatan agad. Ayoko nung babasahin pa o yung makikinig pa sa lecture. Ganun ka rin ba? Balita ako nagkakaproblema ka rito. Okay. Alam mo, Ira, prangka akong tao. Kuminsan nakakasakit ako ng damdamin dahil dire-diretso ako magsalita. Pero ganun ako eh. Kaya ulitin ko. Maraming salamat. May utang ako sa'yo. Wala ako kayong utang sa akin. Ayaw mong ginagawa ka ng pabor na ibang tao. Parang ako. Kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang sabi sa akin ni Butch, yung commandant mo, na may galit ka rin sa mga parents mo. Well, it's none of my business. Ang business ko ngayon ay makalipas sa States at may sarang bahay ko dito sa Baguio. Ngayon, habang hindi ko pa binibenta, doon ka muna buong sembre. Isama mo mga barkada mo. Nakausap ko si Commandant at sangayon sa planong yun. Kung may bibigay kayong trabaho sa akin, payag ako. Para kikitain ko naman yung pabor na bibigay nyo. Pabor pa ang tingin ko dyan. Hindi tayo nagkakaliw na ugali. Sige, pag-iisipan ko. It's a deal.